Hello everyone! Sana okay kayong lahat. Today, sasama ko kayo papunta sa Scotland! Malalaman nyo kapag nasa Scotland na kayo kapag nakita nyo ang sign na yan. Welcome to Scotland! Dito sa UK, dapat lagi kayong handa. Dapat initignan nyo muna yung weather bago kayo lumabas para alam nyo kung anong tamang isusuot at alam nyo kung dapat magdala ng payong o hindi. Diba? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan kataas or ganyang kalaki at sobrang bright na color ng rainbow. Inabot na kami ng hapon and nakitulog kami sa kamag-anak ni Janet. And then, kinabukasan, biyahe na ulit. Ito na yung the next day. Kasi kailangan namin putulin yung trip namin kasi from Leeds to Scotland is 3 to 4 hours. So, nag-stopover lang kami para mag-lunch and then biyahe na tayo ulit. So, from where we stayed, it's 6.5 hours drive to John O'Groats. Dun tayo mag-i-stay overnight para malapit lang tayo sa ferry. Kasi the following day, sasakay naman tayo ng ferry papuntang Orkney. Maraming magagandang places na pwede mong puntahan dito sa Scotland. Pwede ka rin huminto para mag-take ng pictures. Kaya lang, mostly sa biyahe, natutulog ang dola nyo. Kaya marami rin akong na-miss na magagandang scenery. Ang gaganda ng mga puno, diba? Nung October lang to sinuot kasi galing kami dito nung October. Para dun sa mga gustong mag long drive katulad ng ganito sa amin, as much as possible kapag may nakita kayong services, dapat mag-wiwi na kayo kasi katulad na nakikita nyo, medyo mahirap maghanap ng toilet kasi you're in the middle of nowhere. Alam nyo na, mahirap maabutan sa daan. Ang kagandahan kapag may sarili kang sasakyan, pwede kang huminto anytime para mag-take ng pictures. Katulad ngayon, ganun yung ginagawa namin. Napansin ko dito sa Scotland, sa UK, napaka-disiplina ng mga tao kasi talaga yung mga basura talagang naka-segregate yon para sa ano dapat i-recycle at sa hindi. O halos wala kang makikitang kalat sa daan. Inabot na tayo ng gabi sa daan, pero malapit na tayo dun sa hotel na pag-i-stayan natin. And we're here. So, dito tayo mag-i-stay for one night and then tomorrow, pupunta tayo sa Orkney. So, maliit na hotel lang siya. Basic na hotel lang siya. Pero ang kagandahan dito is malapit lang sa ferry. Kasi bukas, sasakay tayo ng ferry papunta sa final destination natin. So, ito yung reception nila. Yung left door, yun yung sa restaurant. And then, sa tabi ng reception, dun yung parang bar or parang pub. So, papakita ko sa inyo yung itsura ng room na pinag-stay namin. So, like I said, basic lang siya. Yan yung bathroom. And then, ito naman yung paglabas mo ng pinto. Yan na yung kama. And then, may small na table lang dyan sa side. Maliit na mirror.
Tapos, ayan yung view natin sa labas. And then, yung ferry, malapit na lang doon. So, ayan siya. Good morning! Day 3 na tayo ngayon. And ito yung isa sa mga nadaanan namin papuntang ferry. So, ayan. Alam mo na malapit ka na sa ferry. Kasi ayan na yung dagat. So, nag-stopover lang kami kasi first time lang namin dito sa area na to. So, nagtingin-tingin lang kami kung ano yung mga pwedeng makita. Nakakamiss na talaga umuwi sa atin. Ang sarap pakinggan ng alon. Parang ang sarap mag-swimming. Kaya lang, syempre, hindi ka pwede mag-swimming dyan kasi napakalamig. So, pumunta kami ng Tesco kasi bibili kami ng mga dadalhin namin dun sa pag-i-stayan namin sa Orkney. Maybe I'll have an apple to move. So, andito lang tayo sa kotse habang iniintay yung ferry na dumating. Napakatahimik at mahirap humanap ng signal. Passenger up. And we're going in the ferry. And unang-una kami sa line and unang-una din kaming lalabas. Pagka-park namin, pwede ka nang umakyat sa taas. So, kung gusto mong sa labas ka lang, dyan sa left o kaya sa right, pwede kang dyan magstay. Or meron din naman sa loob para hindi ka ginawin. So, dun sa loob, may glass window siya para makikita mo rin yung sasakyan mo. Depende, syempre, kung nakapark siya dun sa medyo harapan. So, mas makikita. After an hour, andito na tayo ngayon sa Orkney. So, ayan, binababa na nila yung gate kasi dyan na yung labasan. So, unang-una kami sa line. Kahit saan ka tumingin talaga, panay dagat yung makikita mo. Buti na lang maganda yung panahon. Mukha at sinusundan tayo ng rainbow. Sign daw yung rainbow na yan. There's a rainbow always after the rain. Tignan nyo ang laki at saka ang linaw niya. Ang ganda. Looks like it's going to the sea, the rainbow. Just go straight into the sea, that's where the pot of gold is. Colorful.
tingnan niyo yung stripe niya, makikita mo lahat ng color. Ang ganda! Para dun sa mga may pinagdadaanan ngayon, yan na yung sign na hinahanap nyo. Malapit na daw matapos ang paghihirap nyo. And the rum distillery. So this is where we need to go. It's a tiny chapel. So, dito tayo mag-i-stay. So, pagpasok mo pa lang, may sanitizer na sa labas. And then, one bedroom lang siya. So, sa left, ito yung toilet, yung shower area. And then, sa kanan naman yung bedroom. Pinagdikit na lang namin yung bed kasi magkahiwalay siya. And then, dito naman sa gitna is yung dining area. And then, andyan na rin yung open kitchen at saka yung sofa. So, maliit lang siya, pero napaka-cute, malinis, and maliwalas yung paligid. So, ito yung kitchen, and kompleto sila lahat. As in, piling ko lahat ng kailangan mo ang dyan na sa kitchen. Papakita ko siya sa inyo. Pero bago ang lahat, papakita ko muna ang view kasi sobrang ganda sa labas. O, diba? Yan ang makikita mo pag gising mo sa umaga. So, ayan na yung mga pinamili namin. Yung iba galing din sa bahay. Pero may mga pinamili kami galing sa Tesco. Ayan, makikita nyo na yung mga loob ng mga drawers. Makikita mo lahat kompleto. May foil, may cling film, lahat. And pati yung bin nila, may ano, nakasegregate talaga kung ano yung pang recycle at hindi. At may first aid kit din sila. So, ayan, kompleto talaga. Pati panlinis, nandyan lahat. Pag gusto mo mag-bake, meron din silang baking pan. So, we are on our way to Inganis Beach. And fingers crossed, we're gonna see the Aurora Borealis lights. Actually, nakakatakot siya kasi sobrang dilim. Pero yun yung kailangan natin para talagang makita mo yung Aurora lights. Isa to sa mga pangarap ko na gusto kong makita. Ayan na siya. Makita mo yung kulay niya ganyan. Hindi siya masyadong malinaw as compared dun sa mga ibang nakita namin. Pero ito yung kinalabasan niya sa picture. Sa mismong lugar na yon, hindi mo siya makikita as ganyan. Pero pag pinicturean mo, ganyan yung kakalabasan niya. Dun mo makikita yung actual na color niya. Marami ka rin shooting stars na makikita, kaya sobrang ganda. So oh, wow! What? This is their playtime. I know! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh my goodness! Oh, wait, yeah. There's one here! They need to be really careful. Okay, cool, we're safe, cool. Go. Oh my god, there's loads. Wala yung iba kong mga clips, yung videos ko dito sa Scarabray. So, papakita ko na lang yung mga pictures na nakuha namin nung nagpunta kami dito. At saka, short clip. Do you wanna go? Let's go. Why, did you back up? So, eto daw yung replica nung prehistoric home dati. This is the prehistoric village that was discovered a few years ago after the storm uncovered it. Iyan naman yung prehistoric standing stones. Naisip namin intayin yung sunset, so matagal kaming nagstay dito. Umuwi pa kami kasi
naiihi na ako and wala kang mapag-iihian dyan. So, bumalik lang kami ulit. And still, hindi namin naabutan yung sunset. So, papakita ko na lang yung time-lapse. The Standing Stone of Stennis and the Ring of Brodgar are both older than the Stonehenge and the Pyramid in Egypt. The Italian chapel was built during World War II by the Italian prisoners of war. As we end our journey in Scotland, we finally saw the sunset that we're looking for, and it's so worth it. That's the end of our road trip in Scotland, and I'll see you in Ireland.